Sa ngayon, ito yung na-observe natin. Kita natin napaka-rumi ng site. Poor housekeeping. Napaka-bad. Bad housekeeping ito. Hindi proper. So, ito yung isa sa tinitignan natin bilang security officer. Lalo na kung ikaw ay baguhan sa site. Itignan natin yan. Yung mga arrangement ng mga material. Yan, yung mga tao nagtrabaho na napaka-unsafe. So, mamaya, itirahin natin yan. So, tatanungin muna natin yung safety kung ano ang mayroong safety officer dito. Tatanungin natin kung ano ba ang unang gagawin bilang safety sa, lalo na kung ikaw ay na-assign sa isang area. So, assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, bro. Good morning. Yes, mashallah. So, ito yung safety officer natin, no? So Brad, konting katanungan lang para sa kaalaman ng ating mga lalo na yung mga papasok pa lang sa safety, yung mga aspirant natin, no? Matulungan mo lang natin sa pamagitan nitong mga maliit na video vlog natin sa Al-Salam Training Center, lalo na sa mga aspirant natin sa Al-Salam Training Center, ano? So by the way, si Brother siya si Aladdin Baguhin. Yan ang safety officer natin dito sa site. So, tatanungin lang natin, bro, ano bang, mabigyan mo lang ng kunting kaalaman yung mga aspirant natin, ano bang ginagawa ng yung daily routine mo, everyday na ginagawa mo sa site, unang-una mong ginagawa kapag ikaw ay nasa site na para sa kaalaman ng mga safety. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat, mga kapatid na Muslim o anan Muslim, morning. Na-starstruck ako, bro. Ah. So, okay lang yan. So, safety officer. Una to, ano to, bro? Ang tawag nito ay... Laspatuar. Ano to? Surprise attack. Surprise attack to. So, actually, hindi niya alam na ano eh. Nagbablog ako kunti lang dito. Sa safety officer, sa area ko, ang rotation bilang safety. Una, kailangan mo na yung permit. Yun, so ito ang ginagawa ko ngayon. So meron tayong mga permit forms sa na prepare to sa permit receiver. Yun. So tayo bilang safety, mag-check na lang tayo kung lahat ng mga requirements o safety precautions kung anong nakasulat nila as per sa activity, kung na-comply ba. So, ito ngayon, na-comply lahat na nila. Example, itong hot work activity, mayroong welding works. So, hinanapan natin sila na number one ito, itong fire watcher. So, mayroong fire watcher, naka-provide na sila. Kailangan din natin i-check yung mga certification nila. So, mayroon. So, as a welding activity, mayroon silang mga inspection first sa power tools at saka sa equipment nila. So, bilang safety, counter-checking na lang tayo. Kung na-check na ba nila, kailangan kasi mga equipment nila, power tools, welding equipments, cable drums, any electrical. So, kailangan i-inspect muna nila prior to start sa activity. So ngayon, na-comply na. So ang ginawa ko na ngayon is to countersign for approval para maka-comments na nila sa activity nila. So yun, ang una na rotation ko. Pagkatapos nito, balikan naman yung area nila kung as per sa activity nila ng mga requirements or safety compliance kung na-comply pa. Inshallah, ma-comply nila, walang stoppage na trabaho or delay sa work nila. So, yan no. Unang-una, tinitingnan natin yung permit, lalo na kung may yung procedure natin dito sa company or sa client natin is mayroon in-implement na work permit system. So, ibig sabihin, first, tinitignan talaga ng safety officer is yung permit and then kung ano yung mga nakalagay na mga requirements. So, napakagandang paliwanag. So, after that, bro, tinitignan mo na lahat. Paano mo sila
minumonitor or minimintin. Baka mamaya, eh, siyempre, nakakaber ka ng ilang kilometro na, ano, na area. So, hindi natin alam, pupunta doon o ano. So, paano mo sila minumonitor? Or mayroon bang ginagawang morning ano, exercise or toolbox meeting, paalala o anong ginagawa? So, number one talaga, prior sa start sa trabaho. So, ngayon kasi, kumbaga, safety protocol naman talaga natin yan. Yung may toolbox meeting prior sa start sa activity. So, ngayon, so, sa actual, medyo maluwag-maluwag na ang area. So, kuha na lang, kumbaga, minsana na lang yung toolbox. Pero dapat talaga, mayroon tayong aspiration standard. Daily toolbox talaga yan prior mag-start sa trabaho. So, ngayon kasi, medyo maluwag na. Then, sabi sa scope nila, medyo naman din na di na masyado risk yung activity as per sa location. So, we can instruct them for the commencement their activity or start their work. So, wala nang problema. And then, sa tanong mo naman bro, na pag-monitor after sa issuance sa mga permits, so, yun na lang, balikan natin for counter checking. Okay. Talagang consistent yung monitoring natin. Oh, sige. O mamaya, magpakita natin kung paano tayo mag-monitor, no? I-check natin mamaya saglit. Sala. So, ayan, narinig natin yung paliwanag ng ating safety officer, kapatid rin natin. So, makikita mo, yan, sinicheck niya yung mga permit, kung ano yung ano. At, of course, nilalagyan din niya ng comments kapag mayroon kang nakikita mga kunting safety issues. At least, at as long as reasonable and practicable, hindi naman natin kailangan i-stop yung activity. So, as long as yung safety requirements according doon sa kanila activity ay na-meet nila yung minimum or tolerable requirements na tinatawag. Kung 100%, yun ang pinakamainam. Pero sometimes, we need to apply ALARP, yung sinasabi nating ALARP, as low as reasonable and practicable. So ngayon, busy yung safety natin sa pag-double check and countersign sa iba't ibang klaseng permit. Napakaraming permit na chinecheck niya sa area niya kasi iba't ibang activity, no? Hindi porkit isang area kung maraming activity, yan yung tinatawag natin multiple activities sa isang area. So mayroong iba't ibang permit, may hot work, may cold work, may confined space, may electrical work. So may iba't ibang permit. So yan ang chinecheck ng safety officer. So ngayon puntahan natin yung area ko. Ito yung site ko na sa ano namin. So, ang safety officer ko ay nasa kabilang area. So, makikita natin, being a safety officer, pagkatapos may permit na, tapos ganito rin ang sitwasyon ng area mo, ay very poor housekeeping. Napaka-rumi ng lugar. So, dapat i-ano natin yan as a safety. Hanap ka agad tayo, tawag ka agad tayo ng mga helper. Yan, ito, nagtrabaho sila kanina, in-stop ko sila. So, para makita natin, no, in actual situation. Bay, why you smoking? Smoking, ma'am, no? Barra. Okay? No smoking, yes, eh. Ma'am, no, ha? So, ganito tayo, mga safety. Tingnan natin, lalo na pag hindi allowed ang pag-smoke sa area. Yan, tingnan natin. Yung mga ganyang sitwasyon, napaka-dumi ng construction site. So, kailangan natin mag-establish ng housekeeping team. So, yun, tinatawagan natin yung supervisor para mag-provide ng helper. Although, sometimes, hindi natin kaagad maano kasi everyday ganyan talaga eh. May mga ganitong sitwasyon. So, ito, immediately nakita ko, nagtrabaho sila yan, na-umpisa na nga. So, yan, isang planks lang, yan, nasa taas pa, more than 1.6 meter na yan. 1.8 meter. So in-stop natin, hindi natin pinatuloy kagad. Nakita natin, buti nakita kagad natin.
So ganyan ang safety officer, i-stop natin yan, nakatambay sila. So wala tayong pakialam kahit magtambayan sila ang buong araw hangga't hindi nila inaayos yung yung elevated platform or temporary elevated platform na tinatawag natin, na kung saan sila ay makapagtrabaho above the 1.8 meter or 6 feet above the ground. So ganyan lang mga ginagawa natin, mga ka-safety. So para doon sa mga baguhan o mga nag-start pa lang ng safety, so yun po ang pinakauna natin gagawin, walkthrough, inspection. Yan yung sinasabi ng safety officer na kanina. And then inspection sa mga equipment, yan, tinitignan natin yan. Kung yan ay inspected ba ng third party, yan, may third party, ito yung third party po. Yan, mag-expired siya sa May 14, 2022. So next inspection niya yan. So yan ang gagawin natin. So napakano. So nandito yung site charge. Yes sir, so follow me. Fine. I stop the activity there, okay? Because this is not accepted. Aramco coming here. You know, we say this one, Mr. Tayyid. He complained. Also this one, Tayyid and Ibrahim. He complained about this housekeeping. Look at the housekeeping. Arrangement naman ito. Bring one helper, yes sir. I will bring one. Put plastic, then we will throw it in our garbage area, near in our office. Okay? Okay. You want this? No problem. Look, thank you very much to your good housekeeping in your search facility. Yeah? We will have housekeeping today, no problem. We will clean all this area. Yes, thank you very much for your immediate action. Wallahi, very appreciated. I visited there. Wallahi, it's good. But the remaining is some materials which is not usable to us. Today we will offload it. We have a truck. So say salam alaikum to our brothers. Mashallah, this is our site construction manager, so engineer Imad. So he's very supportive also, especially about safety comments. Immediately. So ganyan natin as a safety, hindi natin pwede sigawan yung mga workers or mga kahit yung construction manager. We need to talk nicely to them. To him or to them, para susunod sila sa atin. Hindi yung astig-astig tayo sa site, hindi obra yun sa kanila, dahil lalo na kung naghahabol yan sila ng mga progress sa trabaho nila. So yun yung tinatawag na dadaanin natin sa magandang usapan. So I hope may natutunan kayo sa munting vlog natin. So bro, ito yung safety na sa SCCM, si Brother Aladdin. Thank you bro sa sharing mo. Kahit papaano, naway makatulong ito sa ating mga aspirant or sa mga baguhan na safety, papasok pa lang sa safety. So at least mayroon na silang idea. So maraming salamat po. Naway mag-subscribe kayo, mag-likes at i-watch nyo na rin ang video natin para lagi kayong updated sa ating mga important o very useful na mga subject matter or yung mga pag-uusapan natin with regards of safety. So inshallah, ito ay yung lugar na kung saan napakarami pang planta itatayo dito sa lugar na to. Napakalawak ng lugar na to, inshallah. So maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Naway patuloy kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. Shoutout sa mga kaibigan natin, lalo na sa mga vlogger na mga nag-start pa lang. Paki-comments lang para i-shoutout ko kayo sa next video ko. So may mga nakalimutan ako, mga tropa natin na mga vlogger din sa city, lalo sa Pilipinas. Nakalimutan yung pangalan niyo. So please comment na lang sa ano natin sa below ng ating comment section sa ating video. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat. We are safety advocate.